Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts. Ang ating pong food for thoughts, ito po ang aking laging sinasabi niyo sa sa Matthew 6:33. Laging sabing ganun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naalala ko po nung ako ay high school, di ba hindi pa uso nun ang laptop, ano lang, makinilya lang. Tapos, taptapusin ko yung aking, yung aking assignment. Isang page na lang, nag-stack up yung, yung makinilya. So, ang ginawa ko kagad, pumunta ako sa bayan, pinatest, pinagawa, hindi pa rin. Sabi ko, humingi na ako ng tulong sa mga kilala ko para magawa yung makinilya, wala pa rin. Dahil sa, discouraged na ako, sa harapan ng na makinilya, lumuhod ako, humingi ako ng through my prayer. Tapag yuko ko na ganun, ay meron palang nakaharang na maliit na bato doon sa ilalim, kaya pala ayaw bumaba. Pagkatapos, dumandar ulit. Anong ibig ko sabihin nito? Kasi tayo naghahanap ng iba't ibang solusyon sa problema natin. Ang ating nakakalimutan, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? And that is the will of God. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Kaya kailangan po natin, lagi nating isaisip ang ating pong laging gawin. Paggising natin sa umaga, bago tayo matulog sa gabi, tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Si Jesus Christ, nung siya'y nabubuhay dito sa mundo, bago siya matulog, bago siya magpahinga at pagkagising niya sa umaga, pumupunta siya sa garden. Lumalayo siya sa mga kasama niya at nakikipag-usap siya sa Ama, alone with God. Nakikipag-usap sa Diyos, binubuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya dapat po tayo sa buhay natin, sa Christian life natin, buksan natin ang ating puso, ang ating dibdib. Sabihin natin sa Kanya lahat ng problema mo. Kasi lahat ng kinikimkim na sama ng loob, lahat ng kinikimkim na galit, unti-unting maglalason ito sa inyo. Kaya maraming tao may depression, namamatay sila sa depression dahil hindi nila mailabas yung sakit ng kanilang puso. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, come unto me, all ye that heavy burden, and I will give you rest. Kung lumapit kayo sa akin, kayo na bibigyan ng luba, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, yan po ang invitation sa atin ng Diyos. So, ang unang-una nating lapitan, madali lang po, mas madali kaysa sa text. Lumuhod ka lang, pumunta ka sa isang, maaaring sa loob ng kwarto na walang nakakita sa iyo, lumuhod ka sa Panginoon, tutulungan ka, ang Holy Spirit ay bababa sa iyo. Ito'y libre, walang bayad, ang tulong ay darating kagad. Ire-rescue ka ng Panginoon, ang sasabi nga ng Panginoon, I will be with you, I will never leave you, I will never forsake you. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rosa, nagpapaalam, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.